ngayon ay umaapaw na po ang ating mga churchgoers. Di katulad ng nakarang mga taon, no, napakalungkot. Ilan lang ang allowed na magsimba. Pero ngayon, 100% na po, sobra pa nga 100%. No? Mga kaibigan, dinadala po tayo ni San Mateo sa talaan po ng salinlahi ng ating Panginoon. Di ko po alam kung paano po pinag-aralan ni San Mateo yung talaan ng salinlahi ng ating Panginoon dahil bawat dekada o bawat yugto ay mayroon po 14 na sabihin nating dekada, no? 14 na salinlahi, no? Kung ang bawat salinlahi mula kay Abraham hanggang kay Haring David ay umabot po ng 1,000 taon, i-34 po yun. So, umabot po ng 3,000 taon bago po damating ang ating Panginoon. So, napakatagal po ang kanilang paghihintay. Noong una pang panahon, sinasabi na po ng mga propeta ang pagdating ng Mesiyas, ang pagdating ng ating Panginoon. Ngunit hindi po nila naabutan ang ating Panginoon. Hindi po nila nakita ang ating Panginoon. Kaya napakaswerte po natin dahil kahit hindi po natin nakita si Kristo, personal po natin nakita, pero nakarating po sa atin mula sa pano ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kasipagan ng kanyang mga apostol na naghatid ng mga mabuting balita, mga aral ng ating Panginoon hanggang sa panahon po natin ngayon. Oo nga, hindi natin siya nakita, pero nakita siya natin sa ating pananampalataya. Naniwala po tayo sa kanyang mga pangaral, sa kanyang mga mensahe, at hindi lamang naniwala, kundi tinanggap po natin siya at minahal po natin siya. Yun po ang kaibahan, no? Na noon ay sabik na sabik na nilang makita ang Mesiyas, pero hindi po nila nakita. Hindi rin po natin siya nakita, pero sa pamamagitan po ng atin ng pananampalataya, para nang nakita natin ang ating Panginoon. Ika nga, seeing through the eyes of faith. Yun po ang sabi nating lamang tayo sa mga tao noon. Mga kapatid, ano nga ba ang dahilan na ipinagkaloob o ibinigay po sa atin ang talaan ng salinlahi ng ating Panginoon? At napakahaba. Ngunit sa habang panahon, dito po natin makikita na hindi nagpabaya ang Diyos mula kay Abraham hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Hindi po iniwan ng Diyos ang kanyang bayang pinili. Oo, may mga pagkakataon na hinayaan po ng ating Panginoong Diyos na ang mga Israelitas ay mabihag sa emperador ng Ehipto, mabihag sa emperador ng Babylonia, mabihag sa emperador ng Assyria. Hinayaan ng ating Panginoon, hindi upang parusahan po sila, kundi upang matutunan po nila, ma-realize po nila ang kanilang pagkakamali. Kaya nga po minsan sa ating buhay, mga kaibigan, kung mayroon mang dumating na mga problema, halimbawa, mayroon tayong mga naramdamang sakit o whatever na mga pagsubok sa buhay, hindi po ito parusa ng Diyos. Kagagawan po natin yun eh. Kaya nga, ipinaramdam sa atin ng ating Panginoon ang bunga ng ating ginagawa. Ano bang dahilan na magkasakit po tayo ng diabetes? Dahil sa sobrang pagkakain po natin ng mga matatamis. Hindi kagagawan po ng Diyos yan eh. Ano bang dahilan na tayo ay na-stroke o ma-stroke? Kagagawan po natin, sobrang pag-iinom, labis na pag-inom, walang control. Kagagawan ba ng Diyos yan? Hindi po. Kagagawan po natin yan. Pero, ayon po ni sa pangalawang sulat ni San Pedro, sabi niya, God has allowed us to experience this kind of suffering and God showed us His generous patience waiting for us to return to Him. Generous patience
ang ipinakita ng Diyos nung unang panahon hanggang sa panahon po natin sa kanang paghintay ng ating muling pagbabalik po sa Kanya. Kasi kung ang Diyos ay tulad natin na kung kagad tayo ay magkamali, parusahan tayo kagad, hindi po ganyan ang Panginoong Diyos. Ang haba po ng kanang pag-unawa, ang haba po ng kanang pasensya. Sa talaan lamang po ng saling lahat ng ating Panginoon, hindi po lahat ng mga tao dito na binabanggit ay mga matuwid na mga tao, mga holy persons. Hindi po. Kahit si Abraham na napakalapit sa Diyos, kahit si Abraham na tinatawag po ng father of faith, nagkamali din po siya eh. Anong pagkamali niya? Si Sarah na kanang asawa, inip na inip niya dahil wala pa sila, ang tanda na nila, wala silang anak. Kaya ang sabi ni Sarah, o yung utusan kong babaeng Egyptyo, taga-Egypto, ay sipingan mo para baka naman mabuntis at magkaanak at yung anak ay para sa akin yon. Eh masunurin naman si Abraham, di sinipingan niyang ang alipin ni Sarah na si Hagar. At oo nga, nagdalang tao ng anak, nag-anak, ang anak na si Ismael. Kaso lang nag-iba po ang attitude ni Hagar. Nung siya ay nagdadalang tao na, hinahamak na niya si Sarah. At ito ay napakalungkot para po kay Sarah, kaya nga napilitan pong paalisin si Hagar sa kanila upang si Sarah po ay di na po hahamakin ng kanyang dating katulong na buntis na po na ang bata ay anak ni Abraham. So, kahit na yung mabait na tao nung unang panahon, pero nagkamali po sila. Si David, isang hari po yon. Isang umaga nung siya namamasyal sa patio ng kanyang palasyo, nakita na si Bathsheba na naligo, na wala namang harang yung kanyang piliguan, pumasok po yung tukso sa kanang isipan kasi puting-puti po yun, sexy-sexy. Kaya ang ginawa ni Haring David, pinasama po yung asawa ni Bathsheba doon po sa digmaan. Dahil gusto po ni Haring David na doon po sa digmaan, mamatay yung kanang husband at kukunin niya yung kanang asawa. See? Si Solomon na tinaguri ang kanyang wisdom na bantog na bantog siya sa kanyang karunungan, pero nagkaroon din po siya ng mga concubines at sumasamba na po sa iba't ibang diyosan. Diyos-diyosan, nadala po siya sa kanyang mga concubines. So, lahat may mga tao po sa lahi ng ating Panginoon na hindi po maganda ang reputasyon, maging mga kababaihan. Ganon din po. Si Tamar, nagpanggap na isang babaeng mababang lipad na doon po naghintay po doon sa daan hanggang dumaan po si Jacob. Tinukso na si Jacob para naman magkaroon siya ng anak, na mayroon siya ng anak. So yun po, marami po, no? Pero bakit, anong dahilan na ibinigay po sa atin yung talaan ng saling lahi ng ating Panginoon? Unang-una po, upang ipakita at ipalam po sa atin na ang Diyos, kahit na ilang beses na dapa ang tao, kahit na ilang beses na kamali ang tao, ang Diyos hindi po niya maaring iwanan at talikuran ang taong kanang nilikha. Dahil siya ang lumikha sa tao. At kawangis at kalarawan ng Diyos ang tao. Oo, hinayaan niyang maging alipin yung kanyang nilikha sa iba't ibang mga kaharian. Ngunit kahit na sila ay naging alipin sa Ehipto, kahit ang mga Israelitas ay alipin doon sa Babylon at Assyria, hindi po nagpabaya ang Panginoon. Pinabalik po sila sa Jerusalem, sa Israel, upang doon ay magsimula sila sa pagpundar ng kanilang bagong komunidad. At hanggang sa pagdating po sa ating panahon, tayo din po ay inunawa ng ating Panginoong Jesus
Nais po ng ating Panginoon kung ano ipinakita ng kanyang Ama sa bayang Israel ay pinapakita din po ng ating Panginoon sa atin ang kanyang ang kanyang malawak na pangunawa at habag. Dahil kung ang ating Panginoon ay tulad natin na kapag nagkamali tayo ay agad pinurusahan po tayo, wala pong matitira sa atin. Generous patience ang ipinakita ng Diyos Ama sa lahing kanyang pinili. Yun din po ang pinakita ng ating Panginoong Jesus sa atin. Hindi po siya nagbibigay agad ng parusa, kundi tayo po ay hinihintay niya sa ating muling pagbabalik po sa Kanya. Ito po ay isang magandang bagay na pagnilayan po natin, mga kaibigan. Halimbawa lang, kayo mga magulang, kung sa inyong pamilya ay mayroon kayong anak na suwail, sabi natin, na tinatawag na black sheep, at pasaway, sakit sa ulo, walang maidulot na kabutihan sa inyong pamilya. Ano ba ang gagawin po ninyo? Inyo bang palayasin? O suportahan po ninyo mga magulang sa pamamagitan po ng pagbibigay ng inyong napakagandang payo? Pero yung iba ay talagang pinalayas, pagsabihan pa wala kang kwenta, palalamunin ka lang dito sa bahay. Napakasakit po yun eh. Anak po ninyo yun eh. Anak po ninyo yun. At huwag po natin kalimutan nung kayo'y maliit pa, ang pangunawa ng inyong mga magulang ay hindi po masusukat. Pero bakit gayon na kayo naging magulang na, hindi po ninyo makayanang tiisin at unawain ang inyong anak na nagbibigay ng sakit sa ulo? Isa pa, kung kayo po, mga magulang, mayroon kayong anak na tinawag na PWD, ano po ang pakikitungo ninyo sa kanila? Kasi mayroon po akong kilala na ayaw po nilang palabasin ang kanilang anak na may kapansanan dahil nahiya po sila dahil nga mayroon silang pangalan sa lipunan. Kaya as much as possible, hindi po nila pinalabas sa kanilang bahay ang kanilang anak na PWD. Bakit? Ngunit natutuwa din po ako sa mga magulang na tinuring po nilang angel ang kanilang anak na PWD. Pero nakakalungkot malaman mayroong mga magulang at mayroon din mga kapatid na ayaw nilang ganun dahil nakakahiya daw. Kasalanan ba ng anak na isa isinilang na PWD? Hindi naman ah. At huwag po ninyong isiping pinarusahan po kayo ng Diyos dahil binigyan kayo ng anak ng ganyan. Hindi po. Marahil mayroon pong mensaheng ating Panginoon sa inyo, mga magulang. Nais ng ating Panginoon na malaman niya, susukatin ng Panginoon kung hanggang saan ang inyong pangunawa. Gustong malaman ng ating Panginoon kung hanggang saan ang inyong pagmamahal doon po sa anak ninyong may kapansanan. Pero huwag po siyang ituring na problema. Huwag po siyang ituring na pabigat. Dahil kung isipin po natin ng mabuti, tayo ay pabigat sa Diyos. Tayo ay problema ng ating Panginoon. Pero lahat ng pangunawa ay ibinigay ng Panginoon po sa atin. Hindi po tayo niya pinabayaan. Pero bakit mayroon tayong ugali na ganon? Kaya nga, napakaganda po yung oportunidad na ibinigay po sa atin ng talanang saling lahi upang malaman po natin kung gaano po kahaba ang pangunawa ng Panginoon sa lahing ka ng pinili at hanggang sa panahon po natin ngayon. And lastly, mga kaibigan, nais pong ipaalam sa atin ng ating Panginoon na kahit ilang beses tayong nagkamali, kahit ilang beses tayong hindi sumunod sa kanyang kalooban, nananatiling mapagmahal ang Diyos. Mayroon pa akong kaibigan doon sa pinanggalingan kong parokya. Ang kanyang anak na lalaki,
Carlo po ang pangalan. Dahil panganay na anak na lalaki, hindi naman, ang pamilya po ay talagang, sabihin natin, pamilya ng simbahan. Naglilingkod sa simbahan ang buong pamilya. Kaso lang, ang ano talaga, yung influence sa labas ay malakas. Kaya nga, nagluko yung anak sa pag-aaral. Pero minsan ay hindi po pinakinggan ng mga magulang ng masamang salita ang kanilang anak. Tinatanong, o anak, pinagluloko ka sa pag-aaral mo, gusto mo bang magpahinga mo na? So nagpahinga po yung bata. Ilang taon siya nagpahinga. Tapos, di sinabihan siya ng tatay, o anak, wala akong katulong sa project ko. Pwede ka bang tumulong? Tumulong. Pero, in and out siya sa kanilang bahay dahil nga sa barkada. Dumating yung punto na nagtapos na po yung kapatid na kasunod niya, siguro pinukaw po siya ng kaniyang budhi na, nakakahiya naman, tapos na yung kapatid kong sumunod sa akin, tapos ako, ito pa. Kaya nga naisipan po nang bumalik sa pag-aral, sinuportahan, lahat ng suportang ibinigay ng magulang, hanggang sa nakagraduate. At ito po ang mensahe ng mga magulang sa kanya. Carlo, we thank God that we did not give up to you. And we thank God, finally, we are here marching with you on your graduation day. See? Nagpasalamat ang mga magulang sa Diyos na hindi nila ini-give up ang kanilang anak. Hindi nila itinapon ang kanilang anak. Kundi lahat ng suporta ay binigay. Hanggang ang anak ay nagbago ang kanyang pag-isip, nagbago ang takbo ng kanyang pag-isip, natutunan niyang magsisi at magbagong buhay. At ngayon, maganda na po ang takbo ng kanyang buhay. Si mga kaibigan, ulitin ko po, ilang beses po tayong nagkamali, ilang beses po tayong nadapa, nawala sa tamang landas, tulad ng mga taong binanggit po sa talaan po ng salinlahin ng ating Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi po napapagod. Hindi po nagsasawa sa kanyang pagmamahal sa atin. Dahil, yun po ang kanyang mission. Nang salita ng Diyos ay nagkatawang tao upang maging tao tulad natin sa lahat maliban sa kasalanan upang maging abot kamay ng tao ang Diyos. Dahil kung hindi naging tao ang salita ng Diyos, paano po tayo mailigtas? Kaya nga, plano ng Amang nasa langit, ang kanyang bugtong na anak ay maging tao tulad natin sa lahat maliban sa kasalanan upang mayroon po tayong tagapagligtas. Kaya salamat po sa Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak sa atin na lahat ng pangunawa, lahat ng pagmamahal ay ibinigay din po sa atin. Dahil kung wala po, hindi po siya dumating, wala tayong ganitong klaseng pagdiriwang, wala tayong Christmas, wala tayong sandimas, wala tayong misa, wala lahat. Ganun po, tayo kamahal ng Diyos. Kaya ulitin ko po, isang paanyaya po sa atin upang pag-isipan po natin ang ating mga pag-uugali, kung ano ang pakikitungo po natin sa mga lahi po natin, ikinahiya ba natin sila, anak ninyo na may kapansanan, ikinahiya ba nyo siya, anak ninyo na pasaway, palaging nagbibigay sakit sa loob, ikinahiya ba po ninyo siya? Dahil nais ng ating Panginoon, di ba? Tinawag po tayo na kanyang kalarawan at kalala at kalahi. Maging sa pagmamahal sana at pag-unawa, ay maging kalarawan at kalahi tayo ng ating Panginoon.